You see, the first key to authentic relationships is seeing that how we relate. Yung charger mo, pupunta sa mundo, kahit na anong bato sa'yo, kahit na anong asar sa'yo, o oh, yan na si born again, andyan na si praise the Lord, andyan na yung ano, andyan na yung ano, si mag-pray muna tayo bago kumain, andyan na yung, alam mo yun, kahit anong tuya sa'yo, wala, nakargado ka eh. Pero subukan mo, lobat, sumama sa kanila. Alam nyo bang mas magiging worse ka pa sa kanila? Mas magiging worse ka pa sa kanila. A lot of Christians, namumuhay, mas worst pa sa mga hindi Kristiyano. Right? Alam nyo, hiding from God puts barriers between Him and us. Kapag tayo naging hindi honest sa Panginoon, kapag tayo nagtago sa Panginoon, magkakaroon ng barrier. Ano ibig sabihin ng barrier? Ang barrier, yun yung hadlang. No? Merong parang naka-kalso, merong naka-sarado, no? May division. No, naalala ko yung unang-una naka-experience ito, no? Dati wala silang hadlang eh. Before they don't have a barrier, before they walk with God sa Garden of Eden. Before, alam mo yon, they can eat everything. Before wala silang damit, wala silang alam mo yon, hiya-hiya, wala silang malicia. You see, authentic fellowship starts with being open with God. And that's how they started. So dapat matuto tayo dun sa kanilang lesson. No, si Adam at si Eve, they started very well kasi nandun yung grasya ng Panginoon. And yet, no, they chose, no, pinili na nila na mas ano na lang, they go on their way. Ang problema, nagkaroon ng barrier. Katulad din, sinasabi natin na iniwan tayo ng Diyos kapag may problema tayo. That's not true. Actually, iniwan natin yung Diyos at naglagay tayo ng barrier. O maring hindi tayo naglagay ng barrier. Yung barrier, kusang tutubo yan. Kasi hindi talaga pwede magsama yung puti at saka itim. Hindi pwede magsama yung masama at mabuti. Nakuha natin. So automatic magkakaroon ka ng barrier. Mangyari, mahihiya ka na lumapit sa Diyos kasi alam mo na offend mo siya. So ikaw yung lalayo. Pero feeling mo siya yung lumalayo. Right? God knows all about us and even see us in the dark. Kaya nga, it doesn't make sense if we will just use our very common sense. It doesn't make sense to fight with God. It doesn't make sense. Alam niya kung nasan ka. Alam niya iniisip mo. Alam niya ginawa mo. At alam niya ang gagawin mo. Kasi siya Alpha and Omega eh. So it doesn't make sense to fight with Him. It doesn't make sense na to go on your own way. Right? It doesn't make sense. Kasi parang GPS ka lang, kukulitin ka pa rin ng GPS. Turn right, kakaliwa ka. At the next intersection, make a U-turn. Ang kulit. Di ba? Pansin, kukulitin ka ng GPS. Bakit? Kasi hindi yon ang direction. Right? So, sabi sa Psalm 139:12, but even in darkness, I cannot hide from you. Grabe. To you, the night shines as bright as day. Darkness and light are the same to you. So, ibig sabihin, wala kang pwedeng itago sa Panginoon. Pwede kang makipagplastikan sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, sa ka-churchmate mo, sa kung sino pa mang neighborhood mo, pero alam ng Panginoon ang puso mo. Do you agree? Kaya nga, it doesn't make sense to tell a lie. Pwede mo maloko yung tao sa paligid mo, pero hindi mo pwedeng lokohin ng Panginoon. Do you agree? Alam mo yun? Kumbaga, it doesn't make sense na mandaya. Pwede mo madaya yung isang tao na nasa paligid mo. Halimbawa, nakadaya ka, nakalibre ka ng parking o kung ano pa man. Pero ang Panginoon, alam niya. No? At siya, lagi yon, tandaan nyo, kapag maliit na bagay, akala natin masaya tayo, nakalusot tayo, hindi tayo nakapagbayad sa bus. Uy, nakatipid ako ng 175. Diba? Ganon. I mean, sa Panginoon, ang dating nun,
Paano kita bibigyan ng malakihan, maliitan, nahihirapan kang i-handle? Do you agree? E di sasablay ka rin kung big time na ibibigay ko sa'yo. Paano kita pag nanegosyohin ng million-million? Kung alam yon, so dapat maging honest tayo, maging transparent tayo sa Panginoon kasi walang sense makipaglaban sa Kanya. Right? Parang isa kang anak na si Adam, anong sense yan lalabanan niya ang mami niya? E di siya kumain. Di ba? Naintindihan natin kasi very dependent tayo sa Diyos. You see, but God is light. Alam naman natin. And we are to walk with God as Jesus walks with Him. No? In the light. Ano ibig sabihin? Balikan natin. Tingnan yung red letter words. No? Balikan natin yung 1 John 1 to 6 to 7. Yung sa verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. What do you think walking in the light means? Ano sa palagay niyo? Ano ba yung binabanggit dun sa walk in the light? No? Eto yun. Eto na nga, sabi nga, St. Bulaga. Eto na. What do you think walk in the light means? Number one, no? Sample lang to. Sa many walk in the light na ibig sabihin, being polite to people, you resent. Kaya mo yun? Inis ka na sa tao, pero you need to be polite with that person. Ito yung hindi plastic na polite. Ha? Hindi ito yung ngiting aso. Hindi ito yun. Sincerely, you are polite. Even if you resent the person. Alam mo yun? Mabigat. Di ba? Paano kung may ginawa masama sa yung tao? But you need to be polite. You're being called by God to be polite. Paano kung may sinasabi siya masaya, you need to be polite. Right? And ibig sabihin ng pagiging polite, you will not talk back. Yun yung walk in the light. Number two, diba? Sample. Living out God's character as best as you can. How to live out your best character as best as you can. No? Kailangan makikita sa'yo si Kristo. No? How about number three? No, speaking truth motivated by love rather than judging others. Right? Mabi pumasok dito. LGBT. Are we going, ay, ayoko dyan. Hindi pa dapat kasama sa church yan kasi LGBT. No. How about we speak truth, no, that we love just like God, the homosexuals, but we don't like the homosexuality. Do you agree? Kasi in-embrace muna, pero you give the truth. Do you agree? So, how about forgiving others, keeping short accounts? Alala nyo ba nung araw, uso pang palista sa tindahan? Diba? Pag magmimerienda ng bata si Reggie, palista na lang po sa pangalan ni Aling Suleng. Diba? Ganun yan eh. Mas mahabang listahan. Ang listahan pa nun, yung karton ng sigarilyo. Diba? Karton ng sigarilyo, doon sinilista yung utang. Ayun. Tapos, yun ang pinaka-credit card mo. Pag wala ka na, nakang-utang. Diba? Yun ang, ano, may credit limit din. No? Pag mag-100 na utang mo, magbayad ka muna sa 15 bago ka tapautangin ulit. No? Yung tinatawag na you're keeping an account. Nililista mo. Ha? But their credit is good, but we need cash. Sa mga tindahan, di ba? Dito, hindi uso yun eh. Ano ibig sabihin ng keeping a short account? No? Naglilista ka, may pang-credit card ka. Kahit yung credit card company, they give you an account. Papadala ka niya buwan-buwan ng account mo, magkano yung dapat mong bayaran. Pero dito, sinasabi, if you forgive other people, kakalimutan mo. Hindi ka maglilista. O sige, pinatawad na kita, Ellen. Pero hindi ko kakalimutan yung ginawa mo sa akin. Number one, date February 10, 1997. Number two, may date pa, 1:30 p.m. Meron pang lugar, meron pang time, di ba? Pinagpatawad ka, you keep an account. Ganito yan eh. Kapatid, pag nagpatawad ka, ang ibig sabihin, you don't keep an account. Burado. Ganun kasi ang Panginoon eh. Alright? Okay, ang ibig sabihin ng burado, hindi mo na babanggitin kahit kailan. Ganun ang pagpapatawad. Hirap naman ng walk in the light na yan, Lord.
Ang hirap naman ng word mo na. But if we walk in the light, as He is in the light, no? Ang hirap, Lord. Ang ibig sabihin, pag ako nagpatawad, kakalimutan ko na, forgive and forget. No? Kasi ganun ang Panginoon eh. He forgive you, no? And He forgets it. Ganun lang kasimple. So hindi na mang, so sa mag-asawa, hindi na mauulit o sasabihin pa yung ginawa niyang mali. Eh nung ano eh, minsan ginabi ka noong 1994 eh, hindi mo na ulitin yun. Kasi pinatawad mo na. At ang paghihingi, kayo naman na naka-offend, kayo ang manghihingi ng tawad, huwag niyo kalimutan na kasi may mga tao na hingi ng tawad, eh kaya ako lang naman nagawa kasi yun eh, ikaw rin naman kasi may kasalanan. Eh nanghingi ka pa ng tawad. Ang panghingi ng tawad, kaya kasalanan mo hindi, you're trying to make a peace of person. I mean, nakikipag, ano ka, nakikipagkasundo ka sa isang truce, sa isang iwas putukan, ang tawag na ceasefire. Ang ibig sabihin nun, ibababa mo na yung sandata mo. Kahit sa pa may kasalanan. Pero iba, hingi ng tawad. Eh, kasi naman, kaya ako nagawa, ikaw rin naman eh. Ganun. So, parang hindi rin paghingi ng tawad. At tanaw, pag lumapit ka, sabi mo, I'm sorry. Can you forgive me? Ayun. Tapos na. Wala na yung, kasi kaya ako nagawa naman. Wala na. Yun na lang, simple lang. Sorry. Can you forgive me? Ganun lang. Pag hindi naman handa makapagpatawad, mo naman kulitin, hintay mong patawarin ka. At sino, may mga tao na hindi pa ako ready. Right? So, hintay mo lang. How about keeping quiet, number 5, when people hurt you and suffering in silence. Ayan. Kaya nyo bang tumahimik? Sa Tagalog dito, magsawalang kibuka. Kung ikaw ay sinasaktan at ikaw ay just keep your suffering in silence. Kasi meron tao na ginawa ng mali ng ibang tao na talaga nasaktan, ang gagawin, eh, pupunta sa maraming tao at i-broadcast yung kanyang, alam mo yon, yung kanyang sakit na naramdaman. Ito, panawagan, which is very normal. Normal yon sa tao. Normal na normal. Kasi siyempre, pag nasaktan ka, di ba, aw, gaganon ka, aaray ka. Normal yon. But dito, ang panawagan, maging abnormal ka. Beyond normal. Alam nyo, AB dun sa abnormal, ang ab, ibig sabihin nun, it's beyond normal. Kaya akala natin, minsan, negative yun eh. Kasi, ay, abnoy yan, di ba? Hindi. Actually, abnormal, pwede siyang negative. Di ba, kahit sa clinical eh, pwede siyang positive. Kasi nga, it's beyond normal. Ang panawagan dito is for you to beyond normal. Ang ibig sabihin nito, no, kung nasasaktan ka, sige, tumahimik ka na lang. Huwag ka nang magsalita. Right? Ang hirap naman, Lord. How about number 6? Building relationships with only people who share your preferences. You see, relationship, ganito yan. Tandaan natin, ang relasyon, two-way. Hindi yung pwedeng tawagin ng relasyon na one-way. Nakuha natin? Ang relasyon ng mag-asawa, dapat mahal ni Mr. si Mrs. Si Mrs. mahal ni Mr. Nakuha natin? Ang relasyon ng magkaibigan, nagmamahalan sila parehas. Ang relasyon ng pastor sa church, mahal ng pastor yung church. Yung church, dapat mahal din yung pastor. Nakuha natin? Kaya nga dito, sabi dito, building relationships, makipag-build ka ng relasyon with people who share your preferences. Do you agree? Kaya pansinin nyo, hindi ako pala habol ng tao. Kasi I only build relationships. Kasi una, hindi ko kaya lahat makipag-build ng relationships sa marami, daan-daan tao. Hindi ko kaya. That's impossible. Diba? But I build relationships with only people who share my preferences na parehas kami. Nakuha natin? Kasi ganun si Kristo. Bakit siya, tsaran! Ano yan, hindi siya dumating dito na, tsaran! Halikay dito lahat, sama kayo sa akin, sundan niyo ako. Bakit siya nag-keep ng 12 disciples? Nakuha natin, kasi nag-focus siya. Okay? So, ganun din. Yun ang panawagan ng Diyos. We build relationships with only people who share your preferences. Alam mo yun? Pag ayaw, huwag niyo pilitin. Wala kang magagawa dun eh. Nakuha niyo? Pero, mag-focus ka doon sa gusto. Kasi doon sa iilan na may gusto, people can be birthed generation to generation of Christians. You agree? Alam nyo, mag-invest ka nga lang sa isang tao. Sa isang tao.
magi-give birth ang maraming Christians. I always believe in that. I always believe in that, no? Kasi sa tatlong dinidisciple ng teacher namin dati, ako yung pinaka-least na mag-a-accept kay Jesus Christ. Ano yun, yung isa sa Kristan, isa talaga good boy. Nung pag nagbabasa kami, open your Bible. Saan ang Book of John? Hindi ko alam ang Book of John. My goodness. Alam niyo, as in, hindi ko alam yung Book of John. Hiyang-hiya ako. Alam niyo yun? Tapos sila, yung dalawa, eventually hindi nag-accept. Eventually ako yung nag-accept. Eventually ako yung nabaptize. Eventually ako yung naging Christian. Eventually ako yung naging pastor. Nakuha niyo yun? And generations of Christians were birthed in my ministry. Imagine the power of one. Kasi that person, no, he built a relationship with only people who shared his preferences. Kesa ang dami nga, kalat naman, sabog naman, ang gulo-gulo, dahil hindi naiintindihan yung takbuhin. Pero kung mag-focus ka sa kakaunti at naiintindihan nila, alam yun, mas madaling itakbo ang panawagan ng Diyos. Kaya pinag-usapan natin last Friday na ang gagawin na talaga natin is to be like Christ, and pangalawa, to lead others to Christ. Sa madaling salita, kumain sa pagkainan at magdala ng taong kakain. Sabi nga, madaling gawin eh, kakain. Eh, kain na na, hala. Pero yung magtawag kumain, minsan nalilimutan natin. Kaya yung magiging focus natin sa mga susunod na panahon ay mas pagtutuunan natin ng pansin na pag-aralan kung paano kumain at maging kagaya ni Kristo at paano magtawag ng kakain pa. Kasi napakasarap sa totoo lang na kumain. Kumain ng maraming kasama. Alam niyo, nung college ako, kaya ako payatot. Kasi hindi ako kumakain dahil wala akong kasabay. Ewan ko ba, bakit malakas akong kumain pag may kasabay? Hindi ko siya maintindihan. Pero naintindihan ko, hardwired pala sa ating lahat yun. Subukan mong mag-boodle fight mag-isa. Ang daming pagkain. Ewan ko kung masaya ka. Alam mo yun? Pero konti yung pagkain, tapos ang daming nagkumakain, boodle fight, ang saya agawan pa. Kahit nga minsan, marumi na eh. Kakainin mo pa, dahil masaya eh. Alam mo yun? Bakit ganun? Kasi there's something na naka-hardwire sa atin na we need each other. Kailangan ng fellowship. Hindi ba naiintindihan yung mga lasenggo kung bakit sila nagpupuyat? Diba? Iinom sila mula umaga. Naranasan ko yun eh. Minom kami mula umaga hanggang umaga. Nagsimula kami gabi. Nag-inuman kami. Dumating yung magbabalot. Balot! Bumili kami ng balot. Hanggang madaling araw, nag-inuman kami. Kinabukasan, nag-inuman pa rin kami. Ano yung dumating? Taho! Bumili kami ng taho. Diba? Pagdating ng tanghali, andyan na yung mga isda. Para saan? Yung mga galunggong, tinapa, diba? Para pananghalian. Inabot pa kami ng hapon. Ano yung binibenta? Binatog. Hanggang na naman yung balot. 24 hours na inuman. Wala kaming sawa. Ano yung pinag-uusapan namin? Walang kwenta. Payabangan. As in, walang kwenta. At saka joke na paulit-ulit, tawa lang kami ng tawa. Ayun, ganitong klaseng joke. Alam mo pare, yung kapitbahay namin, mayaman, may gwardya, at may aso. O yun, aso. Ang galing ha. So nung minsan, isang gabi, pinasok ng magnanakaw. Eh, hinabol agad. May sasagot. May tagasagot palagi. Parang Dolphy Panchito to. Nino, nung gwardya, hindi, nung aso. Ngayon, pagkahabol, kinagat niya. Nung aso, hindi nung gwardya. Paulit-ulit yun. Hanggang umaga yun. Alam mo yan, hanggang sa, ano yun, kinuha niya yung batuta, binatuta niya yung magnanakaw. Nung gwardya, hindi nung aso. Paulit na, tawa kami ng tawa. Walang kwenta. Hindi ko siya maintindihan bakit ko siya ginawa nung araw. Alam mo yan, nagkaksaya ako ng maraming panahon. Nagpupuyat ako, sinisira ako yung katawan ko. Naninigarilo ako 2 to 3 packs a day sa pagpupuyat na yun. Umiinom ako ng kalahating case ng beer. Nagtawa na namin na pagka binubuhat mo, hirap ka. Pag nasa tiyan mo na, nakakatakbo ka pa. Alam mo yung mga joke namin na yun na talagang true to life. Na bakit ko ginawa? Kasi hardwired ako, I'm longing for fellowship. Ang problema, nadala ko sa mali. Alam mo yun? Kaya ewan ko, kung naranasan nyo rin, pagka Biyernes na, pag Linggo na, parang may addiction.
na you're longing for fellowship of your fellow Christians. Wala namang alak. Right? Di naman tayo babatak. Di naman tayo magmamariwana. Alam mo yun? Walang alternative drugs. Pero, you're longing for a relationship with God and a relationship with your fellow Christians. You see, secure relationships help people to stop hiding their struggles. Kapag secured ang relationship niyo sa isa't isa, nakakatulong yun sa tao. No? Na maitago niya yung mga struggles niya. We don't go to people na basta-basta na, ba, hindi natin napansin, oh, wala ngayon si brothers, si sisters sa church. You don't go to people, alam mo yung old school church, na punta ka kagad sa bahay, oh, brother, nakita mo sa mall, oh, ba't wala ako sa church? Diba? We don't do that. We don't, kasi para sa akin, walang masyadong, ano eh, nagiging mechanical lang tayo na dapat nasa church ka. No, mag-invest pa tayo ng konti pang relasyon. Nakuha natin, mag-extend pa tayo. No? Yung bang, yung kasi minsan may tao kasi na may nagawa silang mali sa buhay nila and they feel bad and alam mo yun, ang gusto nila kasi encouragement eh, na mabalik natin sila doon sa flow ng pag-church, sa flow ng fellowship, no? And sometimes hindi nakatulong kapag kinukulit natin, right? May mga tao naman gusto nila kinukulit sila. Iba-iba nga, iba-ibang tao eh. No, pero ang ano dito, secure relationships help people to stop hiding their struggles. You need to establish a secure relationship with the person. Kailangan, ang ibig sabihin ng secure relationship, mapagkakatiwalaan ka niya. Na kahit sabihin niya man yung kanya nararamdaman, ay hindi mo siya ikukwento. No? Kasi mamaya, kwento niya ngayon, nasa dabas na bukas. Di ba? It's easier to walk in the light with God than with our brothers and sisters. Right? Yet, He tells us to be authentic and tell others our sins and failures. But importante na tayo magsabihan na ating mga kasalanan, na ating... Alam mo, bakit importante maging open ka? No? Kasi, before, I used to belong to a group na hindi kami mga Christians. Tuwing magkikita kami, masaya kami. Same thing din, parang fellowship din. Pero, dito, kahit malungkot kami, pagdating namin doon, dapat masaya kami. Kasi hindi ka pwedeng makita na malungkot ka. Kasi ibig sabihin, mahina ka. Tsaka doon, we appear to be all successful kahit hindi. Kahit wala na kaming pera, o saan ba tayo pupunta? O sige. Diba? Larga tayo dyan. Alam niyo, kasi dapat ang appearance ko, lagi akong successful, lagi akong okay. Na naintindihan ko ang fellowship ng Panginoon. Dito sa fellowship ng Panginoon, kapag hindi ka okay, come as you are. Dahil may mga taong kapatid ka na iintindi sa iyo at mag-encourage sa iyo. Kung wala kang pera, it's okay because we hindi ka namin kaibigan, kapatid sa pananampalataya dahil sa pera mo. Do you agree? Nakuha niyo yun? Eh di sana eh, puro mayaman na lang ang pina-invite ko sa church, di ba? Nakuha natin, sa church na to, may mayaman, may mahirap, may average, alam mo yun? Kasi ang strength ng isa, weakness ng isa, di magtutulungan tayo. Do you agree? Hindi katulad ng dati kong kinabibilangan na social club, eh, kumbaga, palakasan lang kami, pagalingan kami. Pero sa totoo, deep inside, alam mo yun, sira na yung marriage. Deep inside, wala nang pera. Deep inside, alam mo yun, kumbaga, walang authenticity. Unlike dito, pag live group, oo nga, eh, matanong lang na isa, oo nga, eh, alam niya naman. Andun yung, alam yun, andun yung honesty. Di natutulungan ka. Di ba? Pag honest ka, matutulungan ka. Pag di ka honest, di ka matutulungan. Nakuha natin? Di ba? Kasimple lang. Pag pumunta ka sa lawyer, may kaso ka, anong tanong sa'yo ng lawyer? Oh, sabihin mo lahat sa akin. Huwag ka magsisinungaling. Kasi pag nagsinungaling ka, ulit lang tayo. Hindi kita madi-defend ng tama. Right? Pag pumunta ka sa doktor, sabihin mo lahat sa akin. Kapag may tinago ka, hindi ako manghuhula. Nakuha natin? Sa Kaiser nga, pag magpapa-annual na naman kami, pag annual, lagi may mga inaano dun eh, sinasagutan. Nakalagay dun, ilan ang iyong sexual partner? Sabi ko, ay sobra naman to. Sa kultura namin, di tinatanong to. Di ba? Tapos, ano yan? Basta may mga ganun, tatanungin ka ng doktor, no? Na how many times a day? Ay, ano ba naman yan? Di ba? Yung doktor, paano ka tatutulungan kung hindi ka magiging open sa akin? Kumbaga, hindi ko to tinatanong dahil sa kasiyahan ng aking tenga. Nakuha natin,
Tinatanong kita kasi gusto ko tang tulungan. Pansin niyo sa social club sa mundo. Tinatanong kita kasi gusto ko tang pagchismisan. Naintindihan natin? Tinatanong kita kasi gusto ko masayahan ng tenga ko na bumabagsak ka. Do you agree? Sa kapatiran, baliktad. Tinatanong kita kasi hindi ko sasabihin sa iba. Tinatanong kita kasi gusto ko tang tulungan. Tinatanong kita kasi gusto ko tang ipag-pray. Kaya nga sumamaan loob ko, di ba? Nagkwento ko sa inyo, sumamaan loob ko. Gusto ko ipag-pray isang tao. Sabi niya, hindi, dati kasi lalapit sa akin yan. Ipag-pray mo naman ako. Pag-pray. O sige, pag-pray natin. Eh, hindi pumapasok. No, kumbaga hindi pumapasa. Noong time na ang dami ng beses, sabi ko, okay lang ba yung next test? Pag-pray kita. Hindi, wag na lang. Next time na lang. Hindi na, secret na lang. Ang sama ng loob ko noon. Ako na lang yun na magandang loob. Ako na lang, ngayon secret na. Parang ang dating ako pa may kasalanan, ba't hindi ka nakakapasa? Pinagpipray ko na wag siya makapasa, no? Ay, nako. Alam nyo, what are the benefits when you confess your sins? Tingnan nyo yung benefits, ha? Ito yung mga benepisyo kapag ka-open ka sa kapatid mo. Teka, be careful naman. Huwag kang basa-basa open doon sa hindi mo talaga ka-close. Kaya nga magkakaroon tayo ng the journey. Yun yung discipleship. Mag-open ka lang doon sa discipler mo. Nakuha natin. At mag-open ka rin doon sa dinidisciple mo. Bawat isa sa inyo dito, meron kang magiging Paul, magiging discipler ka. Mamimili ka. Tatanungin namin kayo, sino gusto mo maging Paul sa church na to? Right? Ba, sabi ni Ellen, gusto ko si Reggie. Ang bawa, ganun. Tapos tatanungin ka, sino gusto maging Timothy? Sino gusto maging disciple? Diba? Gusto ko si Jen. Alam mo yan? Parang ganun. So, ipipair natin yan. So, doon, ikaw ang bahala doon sa tao na yun. Papanalangin mo siya. Yan. Kumbaga, kasi ginagawa natin yung to be like Christ. Like, sisimba kayo, mabait kayo. Diba? To be like, okay yan. Gawin din natin yung pangalawang utos. To lead others to Christ. Diba? So, gagawin natin yun. Ngayon, ito yung benefits kapag nag-confess ka ng kasalanan mo. Una, makikilala mo si Aling Mercy. Sino si Aling Mercy? Makakatanggap ka ng mercy. Ang sabi sa Proverbs 28:13, he who covers his sins will not prosper. See? Kapag tinago mo kasalanan mo, di mo prosper. But whoever confesses and forsakes them will have mercy. Pangalawa, makareceive ka ng healing. Physical, spiritual, whatever healing. No? Ang sabi sa James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ito, madalas marong context eh. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ay, si Father yan. Ay, si Pastor yan. Ay, pag may sakit, lagi tinatawag yung Pastor. Eh, minsan, dumalo kami sa ospital sa St. Luke's in life group namin. Meron yung dying na matanda. Sabi, hindi sila Christian, yung pamumpamila. Nandun, kasi nga dying moments eh. Andun lahat ng anak. Ang sabi nung kasama namin sa life group, nandito po kami para pag-pray namin kayo. Kasi kaibigan niya yung pamilya. Sabi nung anak, kumbaga siyempre, kumbaga perspektibo eh, kumbaga tataya na lang tayo, dun tayo sa ano, malaking tsansa. Kaya unang tanong, sino ba sa inyo yung parang masasabi nyo na anointed, parang ganun. Na kumbaga spiritually filled person. Di ano, yung mga kasama ko, kasama namin sina Atong. Tinuro nila akong ganun. Sabi ko, wala na akong magagawa. Sige, pag-pray natin. Di pinag-pray namin. Pagka-pray na, tinanong ko muna siya, naniniwala po ba kayo, napapagaling ngayon ni Kristo? Sabi ko, bago tayo manalangin ng kagalingan, panalangin muna natin ang kagalingan ng inyong puso, inyong kaluluwa, tanggapin niyo po ang Panginoon, bla 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 bla. Tapos pagka-pray ko ganun, pinag-pray ko siya, napagalingin niyo po siya, Panginoon, bla 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 bla. Lahat nag-agree, beep, 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 flatline, patay. Paano nangyari yun? The prayer for righteous person is powerful and effective. Right? Alam nyo, una-una, doon sa scenario na yun, ang buhay ng tao ay hawak ng Diyos. Hindi ko naman hawak yun eh. Right? It doesn't mean na ang isang tao naglilid spiritually, siya na ang pinaka-powerful,
siya na ang pinaka-effective. Tandaan niyo mga kapatid, tinawag tayong lahat maging powerful and effective. Hindi mo na kailangan ng pastor, ang pare, para mag-pray na may sakit. Kasi sa Biblia, hindi nakalagay doon na ang pastor, pare, imam, or spiritual leaders lang ang may kakayahan manggamot. Dahil ang kakayahan manggamot, hindi galing sa tao, galing sa Espiritu ng Diyos. Dahil ikaw mismo na anak niya, may kakayahan kang manggamot. Diba? Dahil hindi ikaw nga yung manggagamot eh, yung kapangyarihan ng Diyos. Right? So, dito, kapag ka ikaw, no, if you confess your sins, oh, merong healing. Una-una magandang healing, spiritual healing. Alam mo yung, parang nakahinga ka. Naramdaman yun, nung naging Christian ka, parang, whew, parang nawala lahat. Parang madaming nakataga sa yung itak, tapos tinanggal lahat. Alam mo yun, ang sarap ng feeling na, ha, parang yung bigat nawala. No? Tapos, yung perspektibo mo sa buhay, napaka-positibo, napakaganda. Dati, parang end of the world na. Alam mo yun? Ngayon, di. Ay ka masaya. Pangatlo, ano matatanggap mo? Mercy, healing, help. Kapag ka ikaw, no, nag-confess ng iyong kasalanan, no, naging honest ka sa relation nyo, sa disciple mo or discipler mo, makatanggap ka ng tulong, help. No? Sabi nga sa Galatians 6:2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Not actually the law of Moses sa Old Testament, but the law of Christ. Ang law of Christ ay pag-ibig. No, ibig sabihin nga, sabi dyan sa picture na nakita nyo, never look down on somebody unless you're helping them up. Kasi di ba may mga tao, mahilig bang mata? Di ba? Naranasan nyo ba na dito sa Amerika pagdating nyo? May mga Pilipino, titingnan ka mula ulo hanggang paa. Ba't nandito ka? Yeah, may mga ganun Pinoy, yeah, pansin nyo. Pero may mga Pinoy naman na napaka-helpful. Hindi ka nangihingi ng tulong, tulong ng tulong. Padala ng pakbit sa bahay mo. Yung mga ganun, di ba? Yung parang, I mean, makaka-receive ka ng tulong kung magiging open ka. Kasi may tutulong sa'yo. No? Unlike doon sa social club nga, na kinabilangan ko dati, kapag may problema ako, ako lang. Kailangan kong solben. Kasi hindi ko pwede sabihin sa kanila eh. Makikita nila na mahina ako eh. Makikita nila wala akong pera eh. Makikita nila na nag-aaway kami mag-asawa eh. Ayoko makita nila yon dahil hindi nila ma-perceive na successful ako. Nako kapatid, mahirap tindigan yon. Darating ang panahon, mababurnout ka. Importante na maintindihan mo na merong Diyos na tutulong sa iyo. At sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos na magtatranscend sa kapatid mo, tutulungan ka niya. No? Ulitin ko lang, ano yung three elements of a relational environment? Number one, a relational environment is characterized by authenticity. Sabi nga, genuine. Alright? Next week, pag-uusapan natin, it includes mutual accountability. Ano ibig sabihin niya? Bigyan ko kayo ng preview. Accountability and encouragement. Ibig sabihin, accountable ka sa isa't isa. Alam niyo, sa church, accountable tayo sa isa't isa. Alam niyo yan? Lalo na yung discipler mo at saka disciple mo, accountable ka sa isa't isa. Pag-uusapan natin yan, no? Sharing your struggles, blah, 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 blah. No? Madami tayong pag-uusapan next week. Pero titigil muna tayo doon. Yan, pag-uusapan natin ano ibig sabihin ng accountability, no, in Christ. Kaya meron tayong discipleship covenant. So balikan natin. Ang pinag-usapan natin ay three elements of a relational environment. Number one, pinag-usapan natin, be authentic. Be honest. Right? Maging open ka. Right? Para makareceive ka ng ano? Mercy, healing, at saka help. Right? Next week, pag-usapan natin, mutual accountability. We will be accountable to each other. At sasama rin natin, pag-uusapan natin na ang intentional leader ay nag-create ng safe relational environment. Ito yung isa sa mga unang kin-create ko. Safe relational environment sa Lindley. No? Nung nagsimula tayo sa Lindley, right? People come to Lindley apartment because they feel na safe at merong relational environment. Do you agree, Eric? No? You feel safe. As a pastor, madaming pastor hindi na ginagawa na they just invite people. And their people, hindi safe sa kinikreate nilang environment. No? Halimbawa,
sa kinreate na environment, sa safe environment na kinreate namin, no, meron kami doon ng mga rules, may mga accountability questions, right? No? Kumbaga, tingnan niyo yung question about question. Yan, may mga accountability questions sa pag-uusapan tayo. No, tsaka doon nagano kami ng mga rules na hindi pwedeng mangutang, hindi pwedeng alam mo 'yon, para hindi ma-abuse. Diba, si Reggie, ang yaman-yaman niya. Alam mo mayayon si Reggie? Time pera yan. Eh kung may pumasok sa live group. Eh kung may pumasok sa live group. Di ba? Hindi naman natin kilala. Kasi usually hindi natin kilala ang mga papasok sa live group. Di ba? O tapos nakita si Reggie, mukhang mayaman to. Ha? May negosyo. Big time. Di ba? Pasimula niya, sister, may 20 ka ba? Ay, wala naman kay Reggie yun, 20 lang. Di ba? Next week, sister, di ako nakabayad ng ganito. Eh. Baka pwede namang, di ba? Eh, mabait ka. Eh, Christian tayong lahat. Right? Eh, ano tayong lahat? Di ba? Eh, bilang isang pastor, dapat nakikreate ka ng safe environment sa tao mo. Nakuha mo? Sinisafeguard mo yun. Na hindi na-abuse yung kabaitan. Do you agree with that? Na magaling dito si Pastor Ed Lapis. Di ba? Kaya niya i-safeguard yung tao niya. Kasi mataray yung pastor niya. Mabait yun, pero mataray yun pag may ginawa kang mali. Nakuha niyo yun. Pero, kasi importante na ganun ka rin sa pamilya mo. Ayaw mo rin ma-abuse yung mga anak mo. Di ba? Di ba, naalala ko yung kinuwento ni Joel Osi na hinahatid niya daw yung kaibigan niya. Di ba yung kotse? Tapos, kasi, una, nag-start sila, MWF, ihatid ni Joel Austin, TTHS, ihatid ng kaibigan niya. So, carpool sila. Eh, one time, nasira yung kotse ng kaibigan niya. So, siya na lang ngayon naghahatid, Monday to Friday. Tapos, na-realize niya na parang hindi na to carpool. Parang ako na lang mag-isang naghahatid sa'yo. Di ba? Eh, so, nagalit ngayon kaibigan niya, ba't hindi mo na ako sinusundo? Kasi meron tayong usapan. O nga, may usapan tayo, pero hindi mo naman natutupad yung end mo. So, anong purpose ng usapan na yun? Diba? Ay, sira nga yung kotse ko eh. Blah, 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 blah. Pero ang point doon, no, hindi niya hinayaan na ma-abuse siya. It's okay maging mabait. Kasi nga, Christ-like, di ba? Pero tandaan niyo, si Kristo, hindi naman siya nagpa-abuse. Di ba? Mabait siya, pwede siya nagpa-abuse. Okay? So, ganun. Mag-create tayo ng safe environment. Okay? So, umaga na to. No, let's end this as a service na sa isang awitin, no, na i-declare natin sa Panginoon. Sabi dito, tayo daw inilikha para sa kanya, di ba? Lahat sa atin iaalay sa kanya. Siya, alam niyo ba ibig sabihin ng kaluguran? Kapampangan 'yan eh. Kaluguran. Pagmamahal, di ba? Yung nalulugod ka, di ba? Parang kalugod-lugod ka naman, di ba? Parang something special sa'yo, no? Kumbaga, yun ang magiging nais mo. Kaluguranda ka, di ba, sa Kapampangan. Kaya maging kagalakan ng puso ko. Hayaan natin maging kagalakan ng puso natin sa umaga to. As we end this service, ating awitin, ang awitin na to. Let us all stand. Sa prayong dakila ka sa buhay namin. Ikaw ang aming Diyos. Salamat dahil tinuturuan mo kami maging authentic, Lord God. Maging genuine, Panginoon, sa aming nararamdaman, sa aming pakipagrelasyon. Pumunta sa mga tao na kung saan mo kami tinuro. Hindi para mangalap ng tao at magparami. Gusto mo magkaroon kami ng relasyon sa isa't isa. Isang tunay at honest na relationship. Panginoon, salamat dahil sa pamamagitan nito, if we will be authentic, Panginoon, sa isa't isa, makakatanggap kami ng mercy, ng inyong awa, ng tulong, help, Panginoon, at healing, spiritual at physical healing, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pinagpala nyo kami sa aming church. Maliit man, pero sabi nyo nga po eh, sabi nga po ng New Hope Nas, we have a small church with a big heart. Salamat po, Panginoon, sa araw na to. Nadakila ka namin. In Jesus' name. Amen.